Oh, come on. For this video, we'll be sharing to you yung nabili naming gas range and sama namin kayo sa pagbili, sa pag-unbox, and kaunting review kung paano i-install. And this is the third episode of our kitchen makeover. Hi guys! Itong video na to, na-shot siya nung August 2020 pa. A little bit late, but I know it's worth sharing kasi masashare namin sa inyo yung pagbili ng gas range and paano pumili. So, ang first stop namin ay Anson's ATC kasi halos marami na tayong nabili ditong appliances natin. And sa automatic center, nandito rin siya sa ATC Alabang. So, dito tayo mag-check muna. Nakita ako ng Fidelis Pig 3. Lucky. Sorry guys, na-amaze lang ako kasi pangarap ko talaga yung sa loob ng bahay namin. Kaya lang, mahal eh. Pasok na nga lang tayo dito sa Anson's. Tara na! Pep, ganito rin ba mga misis nyo? Gas range ang bibilin pero sa TV unang tumingin. Sa mga nagpaplano bumili ng appliances guys, napakadaming good catch dito sa Anson, sa Automatic Center, and sa Abinson. May vlog kami na bumili kami ng TV, lagay namin dito. Pwede kayong makipag-usap ng price, lalo na kung cash ang inyong pambayad. Ayan guys, so tumitingin na tayo ng gas range. Maraming brands na pwede kayong pagpilian. Kung wala dyan, pwede nyo silang tanungin kung may available sila sa warehouse. And pwede rin pick up the same day kung merong available. And pwede rin ipa-deliver kung wala kasi titingnan nila sa warehouse kung may available. Sa pagbili at pagpili ng appliances guys, ang mga advice ko lang, mas maganda kung may idea na kayo kung saan kayo bibili or anong brand ang bibilihin nyo, tapos kung ano yung features na gusto nyo. Para pagdating nyo, yun na lang yung titingnan nyo. Kasi kung maghahanap pa kayo, marami pa kailangan puntahan. Sa case ko kasi, sa case namin, ang gusto ko talaga ay any brands na merong tatlong burner na gas and merong isang electric. Kasi naranasan ko na sa burner, pag nawawala ng gas, humihinto yung pagluluto. So, paano pag kailangan mo ng immediate, at least meron kang backup. Kasi yon true kuryente siya, magluluto. And kailangan din guys, syempre, alam niyo yung budget niyo kung saan kayo mag-i-stick. So, para kung meron kayong nakita na brand or nakita na gusto nyo na, at least kung pwede ba kayo mag-adjust sa price or hanggang doon lang talaga kayo. Kaya ako sinasabi na mas maganda na dapat alam nyo na yung gusto nyo. Kasi para hindi tayo maging impulse buyer, tsaka hindi tayo mag-impulse buying. Kasi minsan, depende doon sa sinasabi ng seller, yung nagsisales, minsan magaling magsalita na ano tayo na bumili. Tapos, di naman pala yun yung gustong-gusto natin. Kaya ayun, minsan nagkakamali tayo. Yun, beware na lang. 18 yan, Mr. Moses. Ah, 18? Pero may less na 1. Anong itsura na? Ito yung mga yun nun eh. Pero yung ganito, enamel. Parang ganito. Nakapal lang ako ang kiri. Ah, nagmamahal pag ganito. Ano ba to? Kasayon. Hindi siya nag-aano. Hindi na kahalawang.
Oo, oh, hindi mo. Yung ganyan nagkakalawang. Ito, matagal din kalawangin ito, ma'am. Hindi naman nagkatagal. Ano ito? Kasi madulas yung naman doon. Mais pa kayo, no? Ayun, nabu-order din. Make 2 to 3 option guys ng mismong unit na gusto nyo para meron, kung meron mang hindi available doon ay meron kayong option pa. And check nyo rin yung mga reviews sa mga brands na gusto nyo para at least may idea kayo galing doon sa mga user na nung product na yun. Kasi yun talaga legit yun. Ito mga tang na ito. Ito yung temperature niya. Ito yun? Ito to. Nag-aapoy siya sa baba. Pag yung sa taas, ma'am, dito, pag grill, tsaka oven. Same lang sila ng ano, bakit yung... Mas maliit lang ng konti yung 58 eh. Ito, 60. Yung temperature niya, ma'am, mas ito mo na makikita. Pero may ganito yun. Kaya lang wala sila available. Sa Fabriano din, yung ganun wala din. O ba, ganteng yung tulang wala sila. Guys, wala pala sila dito. Available na stock. So, sa warehouse ko mang gagaling. And, gusto nyo deliver, pwede. Kaya lang gusto ko sa makita siya ng personal bago sabihin. Yun, alam mo na, hindi ako marunong. So, alamin din natin. Muna tayo sa automatic center at sa Avention. Let's go! Electric? Ito mahal. Magkano? Meron yung sa SM eh. Magkano tingin mo? 20 plus yata. Ganda sa... Medyo kaunti yung option dito sa Abenson's ATC guys. Pero dito kami bumili ng aming TV sa master bedroom and aming sound bar. Kung may extra time kayo guys, okay lang naman mag-ikot basta makuha nyo yung gusto nyo na brand and yung features na gusto nyo para masatisfy kayo. Technogas po is Italy brand, made in Europe yung parts niya. Hindi sinisindihan yung kanyang ano? Oven po ba? Ma'am, yung oven po, ignition? Ignition type po siya is yung igniter gun. Dito po siya. Ah, kailangan ng gun, ma'am. Nasa ilalim po ito po, kaya siya may butas. Kailangan ng gun? Gas oven po siya. Ito merong ano, meron siyang... Temperature control po, yan po. May in-stock kayo nito? Sa ngayon po, ma'am, wala po kaming stock nito. Ito lang pong available namin, yung 3 burners. Just in case po, yung order basis po natin, ay tatanong ko po sa main warehouse namin kung meron. Ano to? Ito po. Po dito yan, sa electric grill po. Meron T-Series ba siya? Wala po. Ito po yung T-Series natin. Pang-bake lang po siya usually. Ito ka, siya sa kot. Ito yan, meron ka natin ganito. Kaso, fully electric po po, ma'am. Kasi yung 4 gas burner natin, is nabenta na po yung display kasi gusto mo mo. Ito po ma'am, mayroong diesel. 3 electric and then 1 gas, 3 gas burner pa, sorry ma'am, and 1 electric. Okay. Ito yung gusto mo, magkano yan? 25? Ito po, full stainless po yan eh, 25,995, dating 27,995. Napansin nyo na gusto ko sa oven ay yung may rotisserie at saka may temperature gauge. Since hindi nga ako marunong sa manual, yung nakalagay sa oven na nagte-temperature gauge katulad ng doon sa pinakatala sa atin kanina sa Anson's. Meron kasing temperature gauge guys doon sa mismong inuikutan. At least ikaw na yung maglalagay ng temperature. Yung manual kasi pumapalo-palo lang daw siya, sabi nung sa sales. Pasensya na guys, hindi talaga ako masyadong maalam dito but we'll try to share with you yung mga nalalaman namin na ideas para sa mga katulad namin na first time buyer ng mga ganito. Ito maganda. Pumunta kami dito guys sa ano, sa All Home Danghari kasi wala tayong nakita sa ATC. Magkano yung ano nito? Ano pagkakaiba nitong dalawa?
ano? Ito at saka yun. Ma'am, pagdating, although same lang sila ng ano ah. Saka ano siya? Ito, stainless. Ito, coated lock. Mm-hmm. So, mas, kung bibili ka ng mga ano, din ka na sa stainless, kung mas maganda. Mm-hmm. Ito kasi pag natanggal yung ano yung coated. Ano isa? Ah, higher. Ito isa. Yan, yeah, mas maganda to siya kasi stainless. Ayaw nga, stainless. Same lang na sila, no? Tsaka ito, may ano, extra storage po siya. Mm. Yung mga plate, pwede mong ilagay dito, ma'am. Hindi ba sumaan yung plate? Saan, ma'am? Hindi naman. Kasi mga plate naman po yung nilalagay mo dito. Saan po ito? Itong ano na to, plate na to, pwede mong ilagay. Ah, pwede itago. Rotisserie, no? Oo, meron. Rotisserie na rin siya. Tapos, paano kung pag gusto mong maglechon manok? Ma'am, hindi ka na mag-ano? I-cook po yan. Dito po siya, basta pinutin mo lang po yung electricity. So isasaan na yan sa electricity, saksak? Opo, okay. Electric. Pati yung issue niya, electric din. So, hindi mo na kailangan gano'n? Open. Ano po siya? Gun lighter. Manual po siya. So, open. Pag dito lang sa border, electric igniter. Ah, okay. Pipindutin tapos na. Tapos ang gandaan nito, ano sa buka po niya, mapataas na po siya. Bumataas. Ayun sa sabi ni Jenny. Oo, bumataas. Mas maganda siya. Magkano ang ano niya, cash? Sa cash po, ma'am. 1799, 1768 na lang. Wala na ba? Hi guys, good morning. Hindi po kami nag-breakfast. Punta tayo ngayon sa All Home Gentry. Malapit dito sa amin sa Lancaster. Mga 10 minutes na travel time. Bali, yun. Kasi wala tayo nakuha. ATC kahapon. Dahil wala-wala yung ano natin doon, prefer natin. Ang gusto ko kasi tatlong burner, isang electric, tapos medyo malaki yung kanyang oven. Kala mo nagluluto talaga, no? Kala mag-experiment. At si daddy, syempre, nagluluto siya. So, sa akin pa rin siya na depende kung anong gusto ko. Kahit di ako nagluluto. Ayun. Tapos stainless, yun yung gusto natin na medyo pasok doon sa budget natin. Kasi yun nandun sa ATC, magaganda talaga siya. Kaya lang hindi pasok sa budget natin yung iba. Pero meron tayong nagustuhan doon, kaya lang walang available. Doon naman sa All Home, may available, pero display. Sabi ko, dito na lang. Try natin. Dito na tayo. May ginagawa palang ano dito. Vista Mall. Ayan. $50 pero $4,995. Okay, mahal. 4,000. Ito guys, yung isang gusto ko, yung Fabriano. Stainless din siya, kaya lang wala siyang yung dito. Kailangan mong anihin yung temperature. Hindi ko lang sure ha, hindi ko sa masyadong marunong eh. Ito guys, katulad ng nakita natin to sa ATC. Yung temperature gauge niya nandyan sa baba, ayan. Yung price niya is $17,895. Yung higher, $18,895. Pero may less pa yun, parehas sila. So, parehas lang sila ng size. 6 yung ganunan nito. Yung settings noon, yung higher. Tapos, mas gusto ko din. Ito kasi guys, oh. Masay ganito noon, yung higher. Yung matte na siya. Ito kasi, nag-i-stain daw siya. Pero parehas sila may isang electric, tapos is tatlong burner. Kaya gusto ko rin to. Kaya lang ito yung gauge niya. No? Ito, La Germania. $23,585. Kaya lang, wala siyang timer. Maganda din to. Itong magandang brand. Kaya lang, hindi siya pasok sa budget natin. Ito. Tapos ito, animal coated. Yung kanyang, ito, ganito. Kaya naman coated. Yun kasi doon yung matte na siya. Kaya mas gusto ko yun. Yan. Pero maganda to. Ito yung gusto natin guys. So, ganito siya.
Tapos tatlong burner, tapos isang electric. Tapos meron siyang saraduhan. Tapos ito, meron siyang temperature gauge. Tapos may timer. Tapos apat yung kanyang dito. Kaya maganda siya. Tapos may rotisserie siya. Tapos meron pa siya dito talagyan ng plate sa ilalim. I-review na lang natin siya or papakita ko na lang ipag-unbox ko pag uwi natin sa bahay, pag nabili na natin. Yan guys, nakuha natin ang kapresyo ng do sa Robinsons dito. Una ko kasi siya nakita sa Robinsons guys, pinicturean ko lang, kaya yun yung preference ko. Pina-approve ng manager niyo ba yun? Ako. Ng manager nila, so good dito. Robinsons, ayun to. All home. All home gentry pala. Na-price match nila. So yung naglakad ng price match namin guys, so nakuha namin siya ng mas mababa. And, ayan, pinapakita niya kung paano gamitin yung oven, yung rotisserie, tapos pinapaliwanag niya. Ito yung likod niya. Ito yung stand niyang apat, tapos ito yung dito. Ano yan, driver? Wala na tayong unboxing, guys, ha? Kasi inuwi namin siya ng hindi na namin binox dahil hindi kasya sa kotse, eh. Kasi sedan lang yung dala natin, eh. Ito yung stand niya. Hindi, huwag masyado. Ayan, na-adjust siya. Ayan. Yung mga ganyan pa. Tayo na din. Maganda siya guys kasi meron siyang stand. So, mawawalisan natin yung ilalim. Pwede na rin siyang iurong-urong. Hindi muna namin tinanggal yung blue na plastic, guys. Lagay na natin yung gas. Ayan, dahil single burner yung pinanggalingan niyan, bibili tayo ng bagong hose para dyan sa gas range. Pwede siya dito, no? Lalagay lang lang doon, no? Tapos yun, nandito yun, naibigyan natin. Upon installation ng gas sa likod, ang pag-turn on sa kanya for electric ignition, saksak mo lang siya, tapos pindutin mo yung ignition at i-on mo yung designated button sa kanya. Tapos, sa electric naman, i-on mo lang siya, meron number. Kung ano yung number, yun yung level ng init niya. Kung ayaw mo naman sa electric ignition, huwag mo isaksak, pero mag-lighter ka. Yung mahabang lighter, tapos saka mo siya buksan. Huwag mo nang pindutin yung ignition. Ang masasabi ko guys, sa gas range na ito, sa loob ng 9 months namin siyang gamit since August 2020, wala pa naman siya naging problem, tapos wala rin naman naging leak, tapos okay naman siya gamitin, matipid sa gasol, and nakakatuwa kasi sinaserve niya yung purpose niya, lalo na pag nawalan kami ng gas, yung ginagamit namin is yung electric bago dumating yung delivery ng gasol. Hindi na puputol yung pagluluto. Go. Pag magro-roast ka ng chicken ganito, tapos ito lang yung nakailalim kasi dito yung mahulog yung matika ng chicken mo. Ibabasa ko. O kaya kahit ng baboy. Oo, yun o, may butas. Tapos, pag yun nga, pag magbe-bake ka, ito naman. Pwede rin naman ito. Pag pizza, ito. Gagamitin mo. Mga tinapay, ito. Pero pwede rin bumili ka ng mga aluminum na pan. Para hindi madumihan din. Kung gusto, ayaw mo ito madumi habang nagro-roast ka ng chicken, nagamot ito ng foil. Hindi ko alam kung may apoy sa ilalim. Wala siyang apoy sa ilalim. Meron. Ayun sa gilid. Ang apoy daw, pag nandito daw, ang apoy daw niya nasa ibabaw. Pag oh, ito na rotisserie. May hinahanap ako. Gas. Kaya hinahanap ko yun sa ilalim. Pero nakapatay yung gas natin, no? Oh, wala patay yan. Kasi di pa may signal wire mo. Tanggalin mo na ito. Ayun, tinatanggal na ni ate yung... Nag-iihaw na po kami ng invisible chicken.
inihaw na po namin siya. Pwedeng gamitin ng light kahit walang ano, kahit basta tatanggalin mo lang rotisserie. Hmm. Oo, tatanggalin mo. Pero pag pwede ka ding mag-roast ng chicken na kung ayaw mo yung buong chicken, yung mga naka-flat na, dito mo siya ipatong. Basta nakailalim pa rin po kasi yung masasalo yung mga dugo. Mantika. Pwede na yung mag-steak. Eh, ano mo, te? Tanggalin mo yung rotisserie. Kuminto na siya. Tanggalin mo. Tapos, lagay mo dyan sa ilalim. Tapos, ito, ayan. Ano ba? Ito lang nung ano, manok. Yan, naluluwagan siya. Pagka malaki, galuwag mo. Tapos pagka maliit, di yan. Ito yung pansuso. Tapos ano yung itim? Yun na nga, iniisip ko sana naman itong itim na to. Doon yata doon sa dulo. Doon sa dulo sa may kabila. Paano? Eh di maanhan yung manok. Kaya nga. Diba? Lagyan mo laman ba ay ice cubes? 32. Karo saan yung black? Ayoko. Yan din ito. Wala dyan sa manual. Ay, nandun sa taas. Kailangan manual, pababa ko. Pwede rin mo, para malaman natin kung saan. Para huli ko pa, Dolphy. Ay, hindi na umiinan na to. Ano yung tumutunog, te? Ito, naka-timer. Ah, pero hindi... Huwag ibalik kasi naka-timer, kaya di ba pindot po? Ah. Kaya mo lang siya kasi masasira yung timer niya. Ah, para siyang ano? Parang sa washing din, di ba? Sa pag... bake naman guys yung oven, okay naman siya, nakapag-bake na si ate ng cake, kaya lang ang ginamit niya yung sa rice cooker, naluto naman siya, kaya lang yung sunog yung ilalim at saka yung gilid yata, pero siguro kung yung gamit mo is tamang pang-bake, baka maayos yung labas niya. Di ko pa natatry lahat masyado kasi naging busy nga dun sa business. So far, masaya naman ako dito sa purchase namin. Nawa, nakatulong itong vlog na ito sa inyo para makapagbigay ng idea. At kung nagustuhan nyo guys, just hit the like button. Kung meron ako nakalimutan or may suggestion kayo, just comment down below. And hit the subscribe button kung di ka pa nagsasubscribe. Bye guys! Thank you for watching! Stay safe everyone! God bless!